Ang nangyari sa nakaraang chapter ay tumama ng solido ang atake ni Rudeus kay Bodyguardy. Nung una ay tila naglaho yung katawan ng Demon Lord dahil sa stone cannon ng ating bida, kaya inakala ni Rudeus na namatay ito. Pero nung nilapitan niya ito, ay nabubuhay pala ulit si Bodyguardy. Siya daw ang Immortal Demon Lord kaya hindi siya namamatay. Dumating doon ang Chancellor kasama ang kanyang mga tauhan at kinausap si Rudeus at Bodyguardy. Sa panonood ni Nina sa labanan na iyon, narealize niya na hindi niya kayang talunin si Rudeus at napag-deal siya ng umuwi na at mag-ensayong muli. Sinunda naman si Nina ng karakter na mahilig kumanta. Matapos kausapin si Rudeus ng mga teacher, nalaman niya kay Elena Liz na kaya pala pumunta sa academy si Bodyguardy ay sinabihan nito iyon. Sa sumunod na eksena, makalipas ang isang buwan, kwento ni Rudeus kina Zenobia at Cliff na kinilala na si Bodyguardy doon bilang isang state guest. Natapos na ang mating season kaya nagawa ng makalabas ni Nalinya at Prosena sa kanilang dorm. Bigla namang may nagbukas ng pinto at nung una ay inaakala ni Rudeus na maaga lang iyong professor nila. Sa uli, lumalabas na si Bodyguardy ang pumasok at pinaliwanag nito na bilang state representative ay nag-transfer daw siya sa Ranoa Magic Academy. What's up mga Unichan! Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ang second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto niyo maging updated sa storya nito ay pwede niyo rin panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudeus sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa paglalakad niya sa hallway. Habang naglalakad ay may nakita siyang dalawang estudyante nag-uusap. Napansin niya na habang papalapit siya ay unti-unting lumalayo ang mga iyon sa kanya. Di nagtagal ay na-realize niya na iniiwasan siya ng mga estudyante doon. Nakita niya si Goriarde kaya nilapitan niya iyon at kinalabit. Paglingon ni Goriarde sa kanya ay tila takot na takot ito na tinanong kung bakit niya iyon tinawag at sinabi lang niya na gusto niya sanang pag-usapan ng tungkol sa first day niya sa academy. Umiyak bigla si Goriarde at nanghingi ng tawa dahil sa ginawa nito kay Rudeus nung nakaraan kaya pakawala na daw ito ni Rudeus. Sinabi naman ni Rudeus na siya dapat yung nagsusori at natutunan niya naman na yung dorm rules. Dahil sa pag-iyak ni Goriarde ay pinagkichismisan na naman si Rudeus ng mga estudyante at sinasabi ng mga ito na kesyo hindi pa daw nakaka-move on si Rudeus sa panty incident at nakakaawa daw si Goriarde. Habang nanginginig si Goriarde ay sinabi ni Rudeus sa mga iyon na misunderstanding lang yung nangyayari at gusto niya lang na manghingi ng sorry. Meron namang dumating doon at sinabi na gusto ba nila ng away at tila ang energetic nila sa tanghaling tapat. Lumalabas na sina Linya at Prosena yun. Sinabi ni Linya na hayaan na ni Rudeus si Goriarde at wala namang masamang intensyon yun. Sinubukan naman ni Rudeus na magpaliwanag. Sinabi naman ni Prosena kay Goriarde na umalis na ito at kundi dahil sa kanya, ang number 2 ay ewan niya na lang kung ano yung mangyari dito. Dahil sa sinabi ni Prosena ay takot na tumakbo si Goriarde habang sumisigaw na sana ay patawarin na siya ni Rudeus. Sinigawan naman ni Linya yung ibang estudyante doon at sinabi na magsialis na rin sila. Kita naman sa mga mukha ni Rudeus ang pagkaumay sa nangyari. Nag-usap yung dalawa at sinabi ni Linya na siya yung number 2, hindi si Prosena, kaya sinabi ni Prosena na hindi bagay sa isang tanga yung number 2. Dahil doon ay sumigaw si Linya na halos parehas lang naman daw sila ng marka. Nagkomento din ito na ang tanga daw ni Goriarde dahil ginalit nun si Rudeus. Napatanong naman si Prosena kung ano yung ginawa ni Rudeus. Pinaliwanag naman ng ating bida na nagpagbintangan siya bilang panty thief ng first day niya sa academy. Dahil doon ay nagulat si Linya at sinabi na si Rudeus pala yung may kagagawan nun habang si Prosena ay napapamura na lang. Nairita naman si Rudeus sa reaksyon nila at sinabi na hayaan muna nila siyang magpaliwanag. Nagbago bigla yung mood ni Linya at sinabi na hinayaan muna daw nila si Goriarde pero magiging masamang halimbawa daw iyon para sa iba at tutorturin na lang daw nila iyon sa susunod. Galit na sinabi naman ni Rudeus at tigilan niyo ni Linya. Napakomento si Linya na wala nang sapat na ambisyon si Rudeus para umangat pa. Kung may kipagtulungan daw ito sa kanila ay maaari nitong talunin si Ariel at kunin ang kontrol sa dorm. Sabi naman ni Prosena na dahil kayang talunin ni Rudeus si Fitz, kaya nitong mapunta sa tuktok ng school. Tama daw iyon sabi ni Linya at dagdag pa daw doon, tinalo din ni Rudeus si Bodyguardy at sinabi daw noon na ang jet black body noon na balot ng Toki ay hindi nadadamage yan
maliban na lang kapag tinamaan yon head-on ng Sword God Style King Class Technique. Pero si Rudeus daw ay nagawa yung mapalipad kaya nakakahanga daw ito. Dahil doon ay naisip ni Rudeus na ibig sabihin daw ba ay kaya niya nang lumaban ng kasing level ni Ghislaine o Ruijerd. Tila ang toki daw ay isang bagay na casual na sinusuot ng mga swordsman sa mundong iyon. Ngunit gayon pa man, sa ilang dahilan, hindi kayang gumamit ni Rudeus ng toki. Sa ibang salita, siya ay mayroong maraming magic power at ang magic power niya ay mataas din ngunit ang kanyang katawan ay normal lang. Sinabi naman ni Linya na kaya ayon yung dahilan kung bakit dapat maging confident si Rudeus na malakas ito at sigurado daw siya na mareresolba na rin ang kanyang ED kapag nagkaroon ng kumpiyansa si Rudeus. At kasama daw ang momentum na iyon ay tatayo sila sa tuktok ng paaralan at kapag dumating na daw ang oras na iyon ay mapapasa kanila na ang paaralan. Nakatitig lang naman dun si Rudeus. Ayaw daw ni Rudeus yun at ang prinsipyo niya daw ay hindi makipag-away. Ano din daw ba yung plano nila sa pagiging top? Dahil hindi naman daw magawa ni Rudeus yung bagay na iyon, paano daw kung mangolekta na lang sila ng isang pares ng panty mula sa bawat isa sa mga babae sa dorm kada simula ng taon? Nagkomento naman si Prosena na magandang ideya iyon at gustong gusto daw ni Rudeus ng mga panty sa punto na dinidisplay niya pa iyon sa shelves. Napaisip si Rudeus sa ideyang iyon at naalala nito si Fitz. Nung na-imagine niya na pwede siyang layuan ni Fitz dahil doon, ay agad niyang tinanggihan ang ideyang iyon. Ayaw niya daw gawin yung mga bagay na ayaw ni Fitz. Hindi daw interesado si Rudeus sa panty ng maraming tao, kaya kung gusto daw gawin yun nila Linya, ay sila na lang ang gumawa noon. Pero gayon pa man, kapag naabala daw doon si Fitz ay maiging kalaban siya nila Linya. Natakot yung dalawa at agad na sinabing nauunawaan nila si Rudeus. Napakomento si Linya na sayang at oras na daw sana nang kakatakutan sila ng lahat ng darating na estudyante doon. May naisip naman si Rudeus dahil sa sinabi ni Linya nakakatakutan. Natalo niya daw si Fitz, ang pinakamalakas sa school. Sinusunod siya ng dalawang delinquent scholarship student. At natalo rin niya ang Demon Lord gamit ang isang atake. Kahit gaano pa daw ka-regular tignan si Rudeus ay hindi na maiiwasan kung iisipin ng mga tao na isa siyang tao na nakakataas sa Demon Lord. At sigurado namang magiging ayaw mo daw na masangkot sa ganong klaseng tao. Naisip niya din yung confidence na tinutukoy ni Linya at sinabi na kung maging medyo mayabang siya ng onti ay okay lang. Ganto din daw kaya yung nararamdaman ng mga nambuli sa kanya dati sa kanyang past life. Pero hindi daw. Siya daw ay mas mababa pa sa kahit sino man noon, kaya hindi daw muna siya magpapadala sa moment. Makalipas ang ilang araw, excited na sinabi ni Fitz kay Rudeus na sa wakas ay nahanap na nito ang isang tao sa loob ng school na nag-i-specialize sa summoning magic. Si Rudeus doon at mayabang naman na tinanong ni Fitz kung sino sa tingin ni Rudeus iyon. Pinigilan naman ni Rudeus yung sarili niya dahil sa kakyutan ni Fitz. Sinagot niya si Fitz na hindi niya alam kaya sino daw yun at sagot naman ni Fitz na iyon daw ay isang tao na at least ay narinig niya na ang pangalan. Iyon daw ay isang scholar student kagaya ni Rudeus na si Silent Seven Stars. Ayun daw pala yung tinutukoy ni Fitz sabi ni Rudeus at pinaliwanag niya na kahit na pareho silang scholar ay hindi pa sila nagkikita dati. Sinabi naman ni Fitz na nag-i-stay kasi yung taong iyon sa lab. Piniliwanag din ito na yung taong iyon ay nasa likod ng third floor sa loob ng research building. May gagawin pa daw si Fitz pero pupunta ito mamaya kaya mauna na daw muna si Rudeus. Sa sumunod na eksena, sinasabi ni Rudeus na si Silent Seven Stars ay nag-iwan na ng ilang achievement sa university. Kahit ang pinakamaliit na bagay na inimbento ng taong iyon ay ginagamit at pamilyar daw siya sa lahat ng iyon. Kahit gaano daw siya ka-insensitive ay nauunawaan niya yun. Huminga siyang malalim at kumatok na sa pintuan ng naturang tao. Tila nairita naman yun at pinapasok na si Rudeus. Pagpasok ni Rudeus ay nagpaumanhin siya. Pagkakita niya kay Silent Seven Stars ay tila tumigil ang mundo niya. Sinabi nito na nakita silang muli. Dahil sa takot ay agad na sumigaw at napatakbo si Rudeus. Inisip niya na walang alinlangan na yung taong iyon ay yung kasama ni Orsted, yung babaeng may puting maskara. Nakasalubong naman ni Rudeus si Fitz sa hagdan habang iniisip na nakakatakot yung nakita niya. Gumaan yung pakiramdam ni Rudeus nang makita niya si Fitz pero biglang lumabas sa likod niya si Silent Seven Stars at sinabi na hindi ba't bastos ang sumigaw at tumakbo ka agad kapag nakita mo ang mukha ng isang tao. Dahil doon inaniga si Rudeus at nahimatay. Nalaglag ito sa hagdan kaya nagulat si Fitz. Pagkadilat ni Rudeus ay nakahiga na siya at kinakamusta siya ni Fitz dahil nag-alala daw ito nung nalaglag siya. Tinanong ni Rudeus kung nasaan sila kaya sinagot siya ni Fitz na nasa medical office sila. Okay na daw ba si Rudeus, tanong ni Fitz,
Kaya sinagot niya ito na nagkaroon daw siya ng pangit na panaginip kung saan muntik na daw siya patayin ng babaeng nakaputing maskara. Na-acquire na naman si Fitz kaya nagtaka si Rudeus. Pagkalingon ni Rudeus sa kanan niya ay nakita niya yung tinutukoy niya na nakaupo sa kanyang gilid. Dahil doon ay napatalon si Rudeus sa kanyang hinihigaan na tila takot na takot siya. Ang bastos naman daw ni Rudeus sabi ni Seven at ganoon daw ba tinatrato ni Rudeus yung tumulong sa kanya dati. Hindi niya naman daw yun siguradong matatandaan dahil patay si Rudeus sa mga oras na yun. Kabadong tinanong naman ni Rudeus kung nasan si Orsted. Sinagot naman siya ni Seven na wala iyon doon at kumalma lang siya dahil hindi siya na naabalain sa ngayon. Pero nakay Rudeus na daw kung ano yung gagawin nun sa kanya. Hindi naman daw masundan ni Fitz yung pag-uusap nila kaya pwede daw ba nilang bigyan siya ng explanation kung ano yung relationship na meron silang dalawa. Wala naman daw in particular sabi ni Seven. Pero hindi pa daw nakikita ni Fitz na maging ganun si Rudeus kaya meron daw ba iyong ginawa dati. Pinaliwanag naman ni Seven na nung nagkakilala sila, inatake daw si Rudeus ng Dragon God. Tinanong naman ni Fitz kung siya ba yung Dragon God kung saan humindi siya. Pero anyways daw, hindi daw inaasahan ni Seven na makikita niya ulit si Rudeus doon. Pero gayuntaman ay hinala niya daw ay na-trigger nila yung flag sa pamamagitan ng pagkikita nila sa Red Dragon's Lower Jaw at marahil isa raw iyong uri ng Fated Route. Napaisip naman si Rudeus dahil sa mga salitang iyon. May tatlong tanong daw si Seven para kay Rudeus. Una, may ipinakita si Seven sa kanya at tinanong kung may naaalala siya sa mga iyon. Nabigla naman si Rudeus doon. Biglang nagsalita ng Nihongo si Seven at tinanong na pangalawa, naiintindihan daw ba ni Rudeus yung mga salitang sinasabi niya? At ang pangatlo, sino daw sa dalawang iyon ang pangalan niya? Sumagot naman si Rudeus na hindi niya alam yung dalawang pangalan na iyon gamit ang Nihongo. Nauunawaan naman daw iyon ni Seven pero naiintindihan daw ni Rudeus yung mga salita. Nagulat naman si Fitz sa ginagamit nilang lengguwahe kaya napatanong ito. Pinaliwanag ni Seven na wala lang iyon at nanggaling daw kasi silang dalawa ni Rudeus sa parehong hometown. Sumigaw naman si Fitz na hindi dapat iyon ang dahilan kaya nagulat si Rudeus. Tinanong naman ni Rudeus si Seven kung kapareho niya daw ba ito. Habang inaalis ang kanyang maskara ay sumang-ayon si Seven at nung nagising daw siya ay napunta na siya bigla sa mundong iyon. Ipinakita dito ang isang maulan na gabi. May nagtatalong mga estudyante habang hindi nila napapansin na may truck na sa gilid nila. Ipinakita dito ang dating katawan ni Rudeus na iniligtas ang isang babae sa humaharurot na truck. Di nagtagal, ipinakita na ni Seven ang kanyang mukha kay Rudeus. Gulat naman si Rudeus doon. Naalala niya si Seven at ito daw yung iniligtas niya sa una niyang buhay pero tila wala daw nagbago sa babaeng yun. Piniliwanag naman ni Seven na iyon ang tinatawag na trip. Na-trip daw siya sa unrelenting world na iyon. Pamilyar naman si Rudeus sa salitang iyon at ibig sabihin daw nun ay metastasis warp. Pinakilala ni Seven ang sarili niya bilang si Nanaoshi Shizuka, isang Japanese at kamakailan lang ay tinatawag niya ang sarili niya bilang si Silent Seven Stars. Tinanong niya naman bigla si Rudeus kung saan ito pinanganak at half daw ba ito. Sa anumang kaso daw, iyon daw ay isang step forward. Tulad daw ng iniisip niya, tama ang sagot na hayaan si Rudeus na mabuhay. Sa kabila daw nun, may isa pa daw palang ibang tao bukod sa kanya at ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang Earthling. Habang nanginginig si Rudeus ay sinabi niya na huwag itong matakot at kakampi siya nito. Sa uli, inaya niya si Rudeus na magtulungan upang makabalik sa original nilang mundo. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin niyo, tatanggapin kaya ni Rudeus ang alok ni Nanaoshi? Tunay kayang kakampi ang babaeng ito? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nare-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Onii-chan!